Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Okay, so mapagpalang oras po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. So muli nandito po tayo, live po tayo dito sa region to, province of Quirino, sa pamumuno po ng aming provincial director dito sa province of Quirino, Haring Alex Ancheta. Magandang gabi po, Hari. So sa gabing ito, bago po ako magpatuloy, ay muli ako ay nagpapasalamat sa mga sumusubaybay sa ganitong oras ng aming pong pagpapahayag tungkol sa kaharian ng Diyos, sa mga sumusubaybay o nakikinig po, Luzon, Visayas at Mindanao. So, bago po ako magbigay ng mga patutuo na dito sa bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos, ay bigay ko muna sa atin pong isang kapatid na akin pong kasamahan sa bayan ng Nagtipunan, Quirino, para patunayan na dito talaga sa bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos. So pakinggan po natin ang isa po nating kapatid, Haring Jomar Calibuso. Hari. So maraming salamat, Hari. Bago ang lahat, nais po munang magbigay po guys sa ating mahal na dakilang guro, Supreme King Filimon Nondok Rembrandt, na founder of the Kingdom of God, at sa five spiritual mothers, 12 tribes, 12 apostolies na kinabibilangan ng aming regional directors dito sa region to, walang iba kundi si Haring Higa Palor Digutom. At sa magandang gabi, Hari, at sa kanyang Reina Rose Digutom, at sa 70 prophets na kinabibilangan ng regional director dito sa province of Quirino, walang iba kundi si Haring Alex Ancheta, at sa kanyang Reina Ami Ancheta. Magandang gabi, Hari, Reina. At sa mga municipal leaders na, at sa barangay leaders down to Prok, at pagbibigay din po kayo ako sa mahal na Prinsipe Rocky Quayram Bonanza, na siya ang president ng the Royal Alpha Ring Trading Corporation, at sa kanyang kapatid Haring Adolfo B. Riam Bonanza, na president ng the Philippines Deuterium Development and Management Corporation. So, ang aking tatalakayan ngayon na patuto ay kung nasaan ang kaharian ng Diyos, sapagkat ang kaharian ng Diyos sa Jerusalem ay inalis ng Panginoon at ibinigay sa bansang nagkakabunga. So, aking patutunayan na dito sa bansang Pilipinas, ang kaharian ng Diyos na mababasa sa Banal na Kasulatan sa 2:8. Patibasa, Hari. So, ganito pong sinabi sa Isaiah 2:8. Ang kanila namang lupain ay puno ng mga diyos-diyosan,
kanilang sinasamba ang gawa ng kanilang sariling mga kamay na ginawa ng kanilang sariling mga daliri. So, yun po mga kapatid, ang nabasa sa bandang nakasulatan. So, ang lupa na ito na puno ng Diyos-Diyosan ay talinhaga ito sa banal ng sulatan na ang lupain na ito ay may palatandaan o muhon na may muhon na palatandaan na may hangganan at ito ay puno ng Diyos-Diyosan na mula sa apre hanggang hulo ay talagang puno ng Diyos-Diyosan. At saan po ba ito makikita, mga kapatid? Walang iba kundi dito sa bansang Pilipinas. Ito po ang bansang Pilipinas na lupa na puno ng Diyos-Diyosan. So, hindi po ako mahihiya, matatakot na isigaw sa buong Pilipinas, buong mundo, na ang bansang Pilipinas na ang kaharian na ng Diyos. Dito na inilipat ng ating Panginoon na Hesukristo. Yun lang po ang aking matalakay sa kaursang ito. At muli, papasalamat ako sa mahal na dakilang guro, Supreme King Pilimon Dr. Yangguransa, na siya po ang nagbigay ng mga itong aral na ito na lihim na sa Diyos para malaman natin, kaya lagi may isinisigaw sa inyo para malaman ninyo na ang kaharian ng Diyos dito na sa Pilipinas. So yun na po, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. So yun lang po, magandang gabi ulit. Okay, so napakinggan po natin mga kapatid ang isa po nating kapatid na destino po sa isang barangay doon po sa bayan ng Nagtipunan. Kung iba po ang ating kapatid, Haring Jomar Calibuso. So yan po ang kanyang tinalakay na pinatunayan na itong bansang Pilipinas ay siya na ang pagtatayuan ng Diyos ng kanyang kaharian. So bago po ako magpatuloy, ay muli, ako magbibigay pugay sa amin pong mahal na dakilang guro, Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Reyambunansa. At sa amin pong 5 spiritual mothers, 12 tribes, 12 apostoles na kinabibilangan po ng aming regional director dito po sa region to. Walang iba, Haring Edgar Palor Ligutom. At sa kanya pong Reyna Rose Padillo Ligutom. So magandang gabi, Hari at Reyna. At sa mga provincial director o sa mga 70 prophets na kinabibilangan po ng amin pong provincial director dito po sa province of Quirino. Walang iba po ang aming Haring Alex Ancheta. At sa kanya pong Reyna Ami Ancheta. So magandang gabi, Hari at Reyna.
at sa lahat ng mga municipal leaders sa buong Pilipinas, no? Sa mga hanggang sa barangay down to puro. At ganun din po sa aking mga kasamahan po sa Nagtipunan, sa aking mga barangay leaders na sila po ang aking mga kasamahan dyan na nagsusubaybay at gumaganap sa mga gawain dito sa loob ng kaharian ng Diyos. Unang-una, ang ating pong kapatid dyan, Haring Raul Digao. At sa kanyang pong prinsipe, Prinsipe Fernando Digao. At Haring Renato, Haring Reno Villegas. Yan po ang ating mga kasamahan dyan sa Nagtipunan. At hindi ko na po isa-isahin yung pong aking mga kasamahan dyan, no? Kinabibilangan po ang ating isang kapatid dito ngayon na nagla-live. At ganun din po na ako'y lubos na nagpapasalamat sa amin pong mahal na Pangulo, ang amin pong mahal na Prinsipe, Rocky Y. Rayam Bonanza, na siya po ang aming President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At ganun din po sa aming hari, Haring Adolfo B. Rayam Bonanza, na siya po ang ating President ng the Philippine Deuterium Development and Management Corporation. So mapagpalang oras sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Maging sa mga nagsusubaybay na huwag po kayong magsawa na makinig sa mga aming tinatalakay po sa inyo tungkol sa kaharian ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay may plano sa daigdig. So bakit po namin na pinapahayag ang kaharian ng Diyos at pinapatunayan na itong bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos? Kung ating titignan ayon po sa mga salita ng Diyos, ayon po dito sa banal na kasulatan, dito po sa Matthew 24:14. So ganito po ang kanyang sinabi. At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. So yan po ang sinabi ng Diyos. So ngayon, bakit namin sinisigaw sa inyo ang tungkol sa kaharian ng Diyos? Sapagkat may panahon na mga sukat o araw at oras man na ibinigay na takdang panahon ang Diyos. Para sa gayon ay darating na ang wakas. Hindi yung wakas na ang daigdig ay mawawala. Hindi po sa ganon. Ha? Kundi yung mga nakahanda na ibibigay ng Diyos ay sa pagdating ng wakas ay maibahagi na ng Diyos yung kanyang mga pangako, no? At saka bakit namin ito ipinapahayag o ipinapangaral? Na sana nandun kami ngayon sa ibang bansa, no? Sapagkat sinabi nga ng Diyos na ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan, no? Di sana nandun na kami sa mga iba't ibang bansa, no? Ngunit isipin po natin ngayon. Kumpleto na po tayo ng kagamitan ngayon. So plano pa rin ito ng Diyos para makita sa buong daigdig na yung ipapangaral na inutos o binigay ng Diyos ay ang ebanghelyo tungkol sa kaharian ng Diyos. No? Tungkol sa kaharian ng Diyos. At hindi lang sa aming isinisigaw, kundi pinapatunayan po namin na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Mayroong mga pagpapatotoo na mga ginamit ng Diyos. Ngunit, noon ba'y
sinabi ng Diyos yung mga katotohanan noong panahon ng ating Panginoong Hesus. No? Ang tanong dyan, naglihim ba ang Diyos, mga kapatid? Ha? Naglihim ang Diyos? Bakit? Kung hindi naglihim ang Diyos, alam ng mga tao kung saan ibinigay ang kaharian ng Diyos. Mga kapatid, alam ng mga tao sana. Ngunit, kung hindi linihim ito ng Diyos, hanggang ngayon, ang kaharian ng Diyos ay doon pa sa bansang Israel. No? Sino ang nangaral ng tungkol sa kaharian ng Diyos doon sa bansang Israel? Yan ang tanong. Sino ang kinikilalang Diyos doon sa bansang Israel o doon sa Jerusalem? Walang iba ang ating Panginoong Jesus. Ano ang kanyang dala at ipinangaral doon sa bansang Israel? Ha? Yung mabubuting balita. Ano yung mabubuting balita? Ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngayon, noong nangaral ang ating Panginoong Hesus doon sa bansang Israel, ang tanong, mga kapatid, tinanggap ko ba ang ating Panginoong Hesus na magtayo ng kaharian doon sa bansang Israel? Isipin po natin, kami po'y nagbabalita ng masasayang balita. Hindi ito naman masasama, kundi yung mabubuting balita ba, no? Tungkol sa kaharian ng Diyos. Isipin po natin, bakit nga ba hindi tinanggap doon? Sapagkat hindi nakilala ang ating Panginoong Hesus doon sa bansang Israel. Ang tanong, ano lang ang pagkakilala sa ating Panginoong Hesus doon sa bansang Israel? No? Ang pagkakilala sa ating Panginoong Hesus doon sa bansang Israel ay anak lamang ito ni Maria. No? At ang kanyang ama ay si Jose, na hamak na mahirap lamang. No? Kaya nga, ang tanong, nakilala ba ang ating Panginoong Hesus doon? Hindi. Hindi siya nakilala bilang Diyos doon. Sapagkat sinabi ng Diyos, ng mga tao sa Diyos, ano? Anong sinabi? Anong sinabi nila kay Panginoong Hesus? Gawin mong Diyos ang inyong sarili sapagkat tao ka lamang. Yan ang mga sabi ng mga tao doon. Kaya hindi nakilala ang ating Panginoong Hesus doon sa bansang Israel. Kaya ang kanyang dala doon, na sana doon itayo ang kaharian ng Diyos, ay inalis ayon sa sinabi ng Diyos. Kung ating basahin, mga kapatid, ayon sa banal na kasulatan, ganito po ang sinabi sa Matthew 21:43. No? Ganito ang sinabi. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Ang tanong ko sa inyo, mga kapatid, sinungaling ba ang Diyos? Ha? Sinungaling ba ang Diyos? Para sabihin, aalisin ang kaharian at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Ha? Hindi sinungaling ang Diyos. Kung inalis ang kaharian ng Diyos doon sa isang bansa, doon sa bansang Israel, saan ngayong bansa niya ililipat ang kanyang kaharian? No? Saan kaya? Kaya nga narinig natin sa ating mga kapatid
na pinatunayan na dito sa bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos. Ayon pa nga sa mga prophecy ng Diyos. Kaya, wala kaming sawang magsigaw. Buong Pilipinas maging sa buong daigdig na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Ang istorya ng Diyos doon sa Israel, wala na. Saan na nagtuloy? Dito na, sa bansang Pilipinas. No? Na sana, sa mga lahat ng sumusubaybay o nakakakinig sa mga programa ng The Kingdom of God, unawahin po nating mabuti. Sapagkat ito po, yung matagal nang hinihingi pa ng ating mga una pang mga ninuno na sana darating na ang kaharian ng Diyos. No? Ikaw ba? Isipin natin. Walang ibang bukang bibig, kundi dumating ang kaharian ng Diyos. Ngayon nga'y, nandito na ang kaharian ng Diyos. Mga kapatid, hingin pa ba natin na dumating na ang kaharian ng Diyos? Ha? Nandito na. Nakikita nyo na, naririnig ninyo na ang programa ng The Kingdom of God. Saan? Nakikita. Dito na. Sa buong Pilipinas. Marami po tayong kasamahan, Luzon, Visayas at Mindanao na nagsisigaw na dito sa bansang Pilipinas itatayo ng Diyos ang kanyang kaharian. Diyos lang ang magtayo ng kaharian ng Diyos. Kaya nga, ang Diyos mayroong mga utos. Sapagkat, ayon nga sa sinabi ng Diyos, ayon sa sulat ni Juan 14:15, na kung ako'y inyong iibigin, tutuparin niyo lahat ng aking mga utos. No? Marami ang bumabanggit sa pangalan ng Diyos. Maraming naniniwala sa Diyos. Ngunit, isipin nating maigi. Yung tamang katwiran o utos ng Diyos. Kung galing ba sa Diyos o kung sabi-sabi lamang. No? Kilalanin natin maigi yung magbibigay ng tamang landas o tamang daan kung saan yung plano ng Diyos ay ating makamtan. No? Mga kapatid, kaya nga, inutos nga ng Diyos na hanapin ninyo ang kaharian ng Diyos. Hindi na tayo maghanap. Naririnig na natin. Pinapatunayan na po namin. Na dito na sa bansang Pilipinas. Narinig natin ang ating mga kapatid. No? Ito po ay walang kasinungalingan. Ito po ay katotohanan. Sapagkat sinabi ng Diyos na ang kaharian ay may bibigay sa isang bansa. Saang bansa yan? And daming bansa sa daigdig. Palagay natin, 300 nation, mga kapatid. Ha? Mag-research tayo dyan. Isang bansa man lang ang sinabi ng Diyos. Saang bansa ba yan? Ha? Maghanap tayo. Mag-research. Subalit, ang pag-research ay hindi lang sa salita lamang. No? Kundi ito ay ginagawa para yung katotohanan ay malaman natin kung saang bansa nga, sa dami-dami ng bansa, isa lang ang sinabi ng Diyos. Anong bansa? Pasalamat tayo, mga kapatid. Maski walang address ang sinabi ng Diyos, pasalamat tayo sa hinula ng ating propeta Isaias. No? Bakit? Hinula
Eh, nagutos ang Diyos na hanapin. Isa mo hanapin. Kung hindi mo mahanapan, ha? Kailangan mayroong sapat na ebidensya kung saan ito makikita o matatagpuan yung pangako ng Diyos na ang kaharian ay ibibigay sa isang bansang nagkakabuwa. Sino? Mga kapatid, ang mapalad na bansa na pinagbigyan ng Diyos ng kanyang kaharian na hindi tinanggap sa bansang Israel na naibigay na doon sa isang bansang nagkakabuwa. So ganito po ang hinula ni Propeta Isaias. Ayon sa Isaias 24:15. So ganito po ang sinabi. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Yan, napakaliwanag na sinabi ng Diyos. Ha? Bakit? Ano ba yung plano ng Diyos? Magtayo ng kaharian ng Diyos. Saan? Doon sa isang bansa. So paano natin malaman o makita o marinig yung tamang solusyon, ha? O tamang direksyon? Walang address, pasalamat tayo, mayroong location. Anong location yan? Naaalisin ang kaharian at ibibigay doon sa isang bansang nagkakabunga. Anong location niyan, mga kapatid? Ha? Kaya nga, ayon sa hinula ng Diyos, luwalhatiin ninyo ang Panginoon doon sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Sino yung Panginoong yon na tinutukoy sa banal na kasulatan? Ang Diyos doon sa bansang Israel o bansang Jerusalem. Saan na? Doon sa malayong silangan, mga pulo ng dagat. Ngayon, mga kapatid, i-research natin kung ano ba yung nandun sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. I-research natin. O i-search natin. Ha? Kailangan pa bang maglakbay tayo para ma-search yung nandun sa malayong silangan na nasa mga pulo ng dagat? Mga kapatid. Eh kung mag-research tayo, ano kailangan? Kailangan ng ganyan. Ha? Pera para ma-research. Kailangan pang sumakay sa eroplano, barko, sa mga sasakyan sa lupa. No? Para may research, subalit, hindi na sa ganoon, mga kapatid. Sinabi ko na nga, na kumpleto na tayo sa gadget, no? Maski search nyo na sa cellphone, maski tignan ninyo sa world map, kung ano yung nandun sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Ha? Tingnan natin, anong nakikita doon, mga kapatid? Ang nakikita doon sa malayong silangan na nasa mga pulo ng dagat ay mayroong apat na bansa. Ano yung unang bansa na yan? Una, ang bansang Japan. Pangalawa, ang bansang Indonesia. Pangatlo, ang bansang Malaysia. At ang pang-apat, itong bansa nating Pilipinas. Apat lang na bansa, mga kapatid, ang nandun sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Bakit? Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis doon sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So anong basihan? Na? Na doon na sa malayong silangan mga pulo ng dagat. Alalahanin natin ang hinula ng Diyos na luwalhatiin natin
ang Diyos ng Israel doon sa malayong silangan, mga pulo ng dagat. Ang tanong ko sa ating mga kapatid, ang bansang Japan po ba ay linwalhati ang Panginoon doon sa Israel, doon sa bansang Japan? Ha? Linwalhati ba, mga kapatid? Wala. Bakit? Sapagkat ang bansang Japan ay Buddhism. Hindi linwalhati ang Diyos ng Israel. Pangalawang bansa, mga kapatid, sapagkat ang hinula, luwalhatiin. No? Ang tanong, ang bansang Indonesia ba ay linwalhati ang Diyos ng Israel? Ha? Sipin natin. Ha? Linwalhati ba? Hindi, mga kapatid. Bakit? Indonesia. No? Pangatlong bansa, ang bansang Malaysia. Ang tanong, linwalhati ba ang Diyos ng Israel? Ha? Linwalhati ba, re? Hindi pa rin. No? Bakit? Sapagkat ang Malaysia ay Taoism. Pangapat na bansa, mga kapatid. Ang bansang Pilipinas, ang tanong, linwalhati ba ang Diyos sa Israel dito sa bansang Pilipinas? Ha? Tunay, hari. Tunay. Tunay! Maski saan ka mapunta dito sa sulok ng Pilipinas, walang ibang marinig na pangalan ng Diyos. Sino? Panginoong Jesus Christ. Ang tanong ko sa atin, mga kapatid, nasaan ang kaharian ng Diyos? Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi tinanggap sa bansang Israel. Nagalit ang Diyos, ibinigay sa isang bansang nagkakabuluhan. Ang tanong ko sa atin lahat, saan linwalhati ang Diyos ng Israel? Walang iba. Dito lang sa bansang Pilipinas. No? Maniwala man kayo, mga kapatid, ay nagpapasalamat ako sa atin. Lalong-lalo na ang Diyos, matutuwa ang Diyos pag tayo'y tumanggap sa kanyang plano na dito na sa bansang Pilipinas itatayo ang kanyang kaharian na hindi tinanggap sa bansang Israel ngayon dito na sa bansang Pilipinas. Pangalawang tanong ko, mga kapatid, no? Kung sa Japan lumabas ang Diyos, ang tanong ko lang, anong lahi? Ha? Kung sa Japan lumabas ang Diyos, anong lahi? Hapon. Hapon. Ang tanong ko sa atin, mga kapatid, payag ba kayo na ang Diyos natin ay hapon? Ay, ha? Hindi. Pangalawa, kung ang Diyos ay lumabas sa bansang Indonesia, ang tanong, anong lahi, mga kapatid? Indonesian. No? Indo. Oh, payag ba tayo, mga kapatid? Hindi. Ay, lalong-lalo na ako, mga kapatid. Hindi ako payag. Correct. Pangatlo, kung sa bansang Malaysia lumabas ang Diyos, anong lahi? Malaysian. Malaysian. Ang tanong ko sa ating mga kapatid, payag ba kayo? Hindi. Ha? Hindi rin na rin. Na Malaysian ang ating Diyos? Hindi. Hindi. Pangapat, kung dito sa bansang Pilipinas lumabas ang Diyos, ang tanong, anong lahi? Ay, Pilipino. Pilipino. Ang tanong ko, payag po ba tayo na ang Diyos natin ay Pilipino? Tunay. 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 Masaya. Kung payag tayo, mga kapatid, sana ang utos ng Diyos na kung ating iniibig ang Diyos, ay tutuparin natin ang kanyang mga utos. Ano yung utos ng Diyos? Ha? Ayon sa Gawa 14:22.
na sinabi ng Diyos, magsipasok kayo sa kaharian ng Diyos. Sinungaling ba ang Diyos? Eh, yun ang utos ng Diyos. Kaya magpursige po tayo sapagkat buong daigdig na sinisigaw ng bansang Pilipinas. Ito ang gagawin ng Diyos na maging kaharian sa buong daigdig. Sapagkat ang kaharian ng una ay natapos na. Ano yung unang kaharian sa daigdig? Ang bansang Babylon. Pangalawa, ang Medo-Persia, Greece at Rome. So natapos na. Ngayon, itatayo muli ng Diyos ang isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Saan na, mga kapatid? Hindi ako mahiya sa ating lahat na ang bansang Pilipinas, ito na ang panglimang kaharian na maging kaharian sa buong daigdig. Ayon po sa aming mahal na dakilang guru. Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondoc Rea Bonansa. Kaya sa gabing ito, wala po kaming sawang iparinig po sa buong daigdig, lalong-lalo na dito sa bansang Pilipinas. Walang sawa po kaming magsigaw na sana tanggap po natin na ang kaharian ng Diyos ay dito na sa bansang Pilipinas, na hindi doon sa taas, no? Dito na sa bansa nating Pilipinas. Hindi sinungaling ang Diyos. Pinahapahayag po namin ang buong katotohanan. Dito na. Hindi kami mahiya, no? Maging sa buong daigdig. Kaya nga, sa aming pagsigaw sa kaharian ng Diyos, sa buong pwersa ng The Kingdom of God, hanggang sa regional, hanggang dito sa barangay, wala po kami sama. Na sana tanggapin natin sapagkat ito na yung huli na sinasabi ng Diyos para darating na ang wakas. No? Anong wakas? Yung paghihirap po natin na sana yung pangako na ng Diyos ay maibigay na doon sa kanyang tinakda na magmamana sa kanyang kaharian. Kaya muli sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, sa mga sumusubaybay sa programa ng The Kingdom of God sa palutuntunang Consumatumes, ako'y nagpapasalamat sa mga sumusubaybay, nakikinig sa programang ito dito sa bayan ng Madela, maging sa buong Pilipinas, sa buong pwersa ng kaharian ng Diyos. Maraming maraming salamat po sa ating lahat, lalo-lalo na po sa mga nagbigay ng mga tamang sukat, tamang kahulugan, yung mga lihim na tinago ng Diyos. Una, ang amin pong mahal na dakilang guro. Ang amin pong mahal na hari. Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondoc Rea Bonansa. At sa amin pong mahal na prinsipe, Prinsipe Rocky Y. Rea Bonansa at Haring Adolfo B. Rea Bonansa. Hanggang sa muli, mga kapatid, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako'y nagpapasalamat din sa aming mga kasamahan mula sa regional hanggang sa barangay. Maraming maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat. At mapagpalang oras, so bago po natin isara ang ating programa ngayon, pakinggan po muna natin yung mga awitin na ibinigay dito po sa loob ng kaharian ng Diyos na galing po sa aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Philemon Ondoc Rea Bonansa. So ito po, pakinggan po natin.